Makinig po kayong mabuti. Makinig kayong mabuti sa mensahe ngayon ng ating Diyos. Are you there? Now, dito sa Bible, sa aklat po ng Matthew chapter 9, verse 9 to 13. Kung may Biblia po kayo, buksan po ninyo, buklatin po ninyo. Sino pong walang Biblia po dito, raise your hands. Walang Biblia. Okay, next week, yung walang Biblia, bibigyan po namin ng Biblia. Okay, just come. Huwag kayong mawawala. Okay. Ellen, ipiprepare ang Biblia para sila po ibigyan po natin. Basahin po natin. 1, 2, 3. As Jesus was walking along, he saw a man named Matthew sitting at his tax collector's booth. Follow me and be my disciples, Jesus said to him. So Matthew got up and followed him. Later, Matthew invited Jesus and his disciples to his home as dinner guests, along with many tax collectors and other disreputable sinners. Sabi natin, disreputable. Disreputable sinners. But when the Pharisees saw this, they asked his disciples, "Why does your teachers eat with such scum?" When Jesus heard this, he said, "Healthy people don't need doctor. Sick people do." Ulitin nga natin yon. Healthy people don't need a doctor. Sick people do. Tama? Oh, verse, anong kasunod na verse? Verse 13. Okay. Then he added, "Now go and learn the meaning of the scriptures." I want you to show mercy. Say mercy. Not offer sacrifice. For I have come to call not those who think they are righteous, but those who know they are sinners. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Manalangin po tayo muli. I pray, Father God, bless your word today. I pray every man and woman in this place will experience freedom. And Lord, let the people know that you are a changing, a God who can change lives. Salamat po, Panginoon, bawat isipan at puso ng mga anak mong narito ngayon ay maging bukas at handang tanggapin ang mga pangako mo. We give you honor, Lord, in Jesus' name. Say, amen. And amen, and amen. Praise God. Mga minamahal, dito sa mga talatang binasa ko sa inyo, ay makikita nyo dito kung papano ang Diyos na tulad ni Matthew ay kanyang tinawag. Sino ba si Matthew? Si Matthew ay isa pong tax collector. At ang sabi ng Bible, karamihan po sa tax collector ay, sabi natin, corrupt. Eh, nakalagay sa Biblia ho eh. Corrupt. Pero hindi po lahat ng mga tax collector ay corrupt. Pero dito, si Matthew ay isang corrupt. At nung tinawag siya ng Diyos, agad siyang sumunod. Bakit? Dumating ang realization sa buhay ni Matthew. Alam niyang siya isang makasalanan. Tapos tatawagin siya ng Diyos.
alam niya na totoo ang sinasabi ng mga tao na kapaligid sa kanila. Siya'y kolektor. Makasalanan. Itinawag siya ng Diyos. Alam niyo, agad-agad, sumunod siya kay Jesus. Bakit? Dahil alam niya na hindi siya tatawagin ni Jesus kung hindi siya mahal. Na sa kabila ng kanyang kasalanan, pinili pa rin siya ng Diyos. Ang Diyos po pala hindi nagtatangi. Hindi pala niya tinatawag ang taong matuwid na, halika, napakabanal mo, halika, sama ka sa akin. Kung papasin ninyo, lahat ng mga disipulo ni Kristo ay may mga kapintasan. At isa nga dito si Matthew, na ang tawag po niya, ang tawag, isa pa rin niyang pangalan ay Levi, kolektor siya, pero teka, tinawag ng Panginoon. Minsan may mga tao nagsasabing, ako'y maboborn na ginalamang kapag ako'y mabuti na at mabait na ako. No. Wala ni isa mang taong matuwid, wala ni isa man. At kung papasinin natin, ang conversion ni Matthew, sandali, nakikinig ba kayo? Kung papasinin po natin dito yung conversion ni Matthew mula sa isang makasalanan na kinuha siya ng Diyos doon para maglingkod sa kanya at maging disipulo niya, inanyayahan ni Matthew ang mga disipulo at si Jesus na mag-dinner. Pagkatapos nun, niyaya din niya ang lahat ng kanyang mga kasamaan na ang term po ditong ginamit sa verse 10, and other disreputable sinners. Pag sinabi po natin disreputable sinners, not respected or trusted by most people. Having a bad reputation. Yan ang ibig sabihin po ng disreputable. Sila yung mga isinusuka sa lipunan. Sila yung hindi po mapagkakatiwalaan. So hindi lang po tax collector. Eh siguro, lahat, eh kung may mga drug users sa time na yon, yun ang mga kasama nitong si Matthew. Inanyayahan niya lahat yun sa isa pong banquet. At ang guest nila ay si Jesus. Ang sabi ng mga tao, ano yan? Bakit si Jesus ay nakikikain sa mga makasalanan? Bakit ganun? Ba't kayo sumasama dyan sa mga makasalanan na yan? Alam niyo mga minamahal, sino mga nagsalita noon? Mga Pharisees, mga religious group daw, mga banal daw na tao. Pero tayka banal na tao, wala po silang concern sa mga masasamang tao. Hinuhusgaan pa nila si Jesus. Bakit daw siya nakikisama at nakikikain sa mga masasamang tao? Mga minamahal, pinatunayan po ni Jesus Christ ngayon dito na ang sabi niya, alam niyo, hindi lamang ang mga may sakit ang nangangailangan ng doktor. Ganun ba yon? Sino nangangailangan ng doktor? Ang may sakit. Pero ang walang sakit, hindi nangangailangan ng doktor. Ang ibig sabihin po niya, ito pong mga taong ito ay may sakit. Lahat po ng taong makasalanan, may sakit. Sabi mo sa iyong katabi, dati kang may sakit. Sa lahat ng naborn again po dito, lahat tayo dito, dating may sakit. Tama ba? At si anong klase ng sakit na mayroon ka? Ang sakit na mayroon ka
ay ang iyong kasalanan. Na ang kasalanan na yan, ang siyang nagbubulid sa iyo sa lahat ng uri ng kasamaan. Kaya pala, the more na makasalanan ka, the more na may sakit ka. Kaya pala sumama si Jesus kay Matthew nung inanyayahan na sila mag-dinner kasabay ng mga tao na hindi po iginagalang dahil masasama. Hindi raw po magandang samahan sila. Yan ang other words nun. Disputable. Rejected. Mga taong kinamumuhian. Pero tayo ka, ang Panginoong Yesus, sumama sa kanila. Bakit? Sila ay may sakit. Kailangan ang kanyang gabay para sila ay magkaroon ng kagalingan. Kaya, sino ang nangangailangan ng kagalingan? Yung may sakit. Ngayon, kaya sinabi pa rin niya dito, hindi ako pumunta dito para sa mga matutuwid. Pumunta ako dito para sa mga makasalanan. Yan palang reason kung bakit si Jesus mula sa langit, bumaba sa lupa, nagkatawang tao para lamang tubusin niya ang taong makasalanan dahil alam niya ang kabayaran ng kasalanan. Ano? Kamatayan. Alam niyo, makinig po kayo. Si Bishop Art, bago siya naging bishop, ako po ay pinalaki ng aking pong magulang. Dalawa lang po kaming lalaki. Anim ang kapatid kong babae. Pangalawa ako sa bunso. Siyempre, panganay, yung panganay namin ay lalaki. Ako lang, kumbaga, in-spoiled ng aking pong mga gulang. Mahal na mga kapatid ko. Ngunit, lumalaki po ako, nakagisnan ko ang aking pong ama na sugarol. Nung ako'y natuto ng magbilang ng 10, natuto na po ako mag-lucky 9. Grade 1, nagkakarakros na. Nagsusugal kung ano-anong klase. Either lastiko, o kaya'y ng tantyan, o kaya'y then later on pera. Hanggang dumating yung time, nauso ang iba't ibang uri ng sugal. Ang tatay ko na nagturo sa akin ng pagsusugal, dahil sinasama niya ako sa sugalan, ang siyang tinuturoan ko ng ibang sugal, tulad ng pusoy. Nakalimutan ko na yung mga ganong klase ng ano. Alam niyo mga minamahal, dumating po ako ng high school, natuto na po akong manigarilyo at uminom ng alak. Pagdating ko po ng college, natuto na po akong mag-drugs. Yan po ang buhay ni Bishop dati. Nakatira po kami ng Maynila nung ako po'y college. Ang sabi ng aking kuya, dahil isang military, Art, bata ka pa, isipin mo ang future mo. Everybody say future. Isa pa. Eh, kabataan, 16 years old, 17 years old, talaga naman lagi ng drugs. Hanggang sa ako'y nagtrabaho sa iba't ibang drug company kung saan ako natutong uminom. Wala pa yung mga shabu sa mga panahong yun. Pero sa time na yon, ang tinitake namin ay yung mga syrup, cup syrup tulad ng Corex D. Ako po ang nagtitimpla ho nun dahil ako'y nagtatrabaho sa Pfizer sa mga panahong yun. Sobrang payat. Payat pa po ako ngayon.
Pero may bilbil na ng konti. Alam nyo, hanggang ang mga barkada ko, grabe, walang pakundangan, dala-dala po namin ang mga iba't ibang klase ng drugs na yan. Hanggang ang amin ba, hanggang sa kina-involve sa fraternity, ay pambihira. Ipaglalaban mo ang iyong kapatid. Meron kami isang kasama, pinatay. Abi gusto namin gumante, magipagpatayan. Buti hindi natuloy. Alam niyo mga kapatid, hanggang dumating yung time, sabi ng kapatid ko, bata ka pa, isipin mo ang future mo. Aba, pumasok yung sa isip ko. Bata pa ako, isipin ko ang future ko. Ngayon, pinipilit kong umiwas sa drugs. Pinipilit kong umiwas sa alak. Pinipilit kong umiwas sa iba't ibang klase ng sugal. Still, nandun pa rin. Hanggang dumating yung time, mayroon pong nag-anyaya sa akin na ako'y makinig ng Bible study. Akala ko noon, relihiyon. Kayang sabi ko, sorry, meron akong relihiyon. Hindi ko kailan ng Bible study. Ang sabi sa akin nung office mate ko, Art, hindi mo kailangan ang relihiyon. Ang kailangan mo'y relasyon. Ano yun? First time kong marinig ang salitang relasyon. Ako naman ay nakinig. Pero kaya ko nakinig, puro babae yung kasama ko. Maling motibo. Pero purihin ng Diyos, haba ako'y nakikinig, naninigarilyo ako sa kanila, walang kagalang-galang sa Biblia. Narinig ko't nalaman ko, lahat daw ng, sabi ng Biblia sa Romans 3:23, lahat ay nagkasala at walang umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans chapter 3 verse 10, wala ni isang matuwid, wala ni isa kundi ang Diyos lang. Sabay narinig ko naman, Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Naku po, nung narinig ko po yung word ng kamatayan, Diyos ko po, sabi ko, mamamatay na ako. Bakit? Doon ka lang nalaman na ang kabayaran pala ng kasalanan ay kamatayan. Mga minamahal, nakinig ako ng gusto. Habang nakikinig, nabitawan ko na yung sigarilyo ko. At ako'y nakikinig, nangangatog ang tuhod ko. At sabi ko, Diyos ko, ayoko pa po mamatay. Bakit? Sa time na yon, nangusap ang Diyos sa buhay ko na talagang ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Impyerno ang pupuntahan. Hinipo ng Diyos ang puso ko. Ako'y humingi ng tawad sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Mga minamahal, nagulat po ako. After ng Bible study, ibang pakiramdam ko. Bakit? Sa time na yun, halos la araw-araw mayroon akong sakit. Na hindi ko maipaliwanag para lagi kong may lagnat, inuubo, hindi ko maintindihan. Bakit? Napakapayat ni Bishop sa time na yun. Ang timbang ko lang ay 115. O, na-imagine nyo na kung gaano kapayat. Ganito mukha ko dati. Buti nga nagustuhan ako ni Sister Lynn eh. Alam niyo mga kapatid, after that Bible study, umuwi na pagkatapos ng trabaho, nagulat ako, nakalimutan ko na kaagad manigarilyo. Yung pong aking marijuana sa mga panahong yon, hindi ko na naitulak. Nawala na rin. Nawala ang pag-iinom ko ng alak. Sabi ko, grabe, salamat. Ako'y tuwang-tuwa. Bakit? Sapagkat ang Diyos pala, ang pagbabago ng buhay ng tao, kailangan niya ang Diyos. Sabi mo sa kaliwat kanan mo, kailangan mo talaga ang Diyos. Bakit? Walang taong kayang magbago ng kanyang sarili. Dahil kung kaya mong baguhin ang sarili mo, para mo na rin sinasabing, kaya mong iligtas ang sarili mo sa impyerno at hindi mo kailangan ng Diyos. Mga minamahal, mula noon,
Ako po ay naborn again at the age of 19. Nagkaroon ako ng pagdanasang ibahagi sa maraming tao ang karanasan ko patungkol sa Diyos. Na wala palang taong makapagbabago ng kanyang sarili maliban ang Diyos, ang kanyang anyayahan at sabihin, Diyos ko, tulungan mo po ako. Maghari ka sa puso ko. Tinatanggap kita sa buhay ko bilang tagapagligtas ko. Mula noon, naglingkod po ako sa Panginoon. Napakaraming sundalo ang naborn again. Pati mga mahal ko sa buhay naborn again. Marami akong kaibigan na naborn again. Nagbago ang buhay. Bakit? Naintindihan nila na si Art Gonzales na dati kilalang pilyo, binago ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa nakita ang sarili ko naglilingkod sa Diyos. Bakit? Naglilingkod ako dahil gusto kong sundin ang utos ng Diyos ng lahat ng tao ay sa langit ang punta at hindi sa impyerno. Ngayon, ang mga barkada ko na bago ang buhay. At sinasabi ko ngayon ito sa inyo, ang Diyos pala'y hindi tumatawag ng mga matutuwid. Ang Kanya pala'y tinatawag ay ang mga taong makasalanan. Kung inaamin mo makasalanan ka, sinasabi mong kailangan mo ngayon ng Diyos at ikaw ay tinatawag ng Panginoon. Ikaw ay sumunod sa Kanya. Sasabihin ko sa iyo, pagagalingin niya ang buhay mo. Ayusin niya ang wasak mong buhay. Ayusin niya ang wasak mong pamilya. Ayusin niya ang iyong pangangatawan. Bakit? Sapagkat ang Diyos lamang ang lumikas sa iyo. Kaya may karapatan siya at may kapangyarihan siyang baguhin niya ang buhay mo. Kaya huwag kayong maniniwala sa sinasabi ng iba na, naku, wala ka ng kapag-apag-asa. Naku, magpapamisa na lang ako kapag nagbago ka na. Naku, putulin mo man ang daliri ko, yung ugali mong yan, wala ka ng pag-asa. Yan ang maririnig ninyo sa mga taong naiinis, sa mga taong makasalanan. Kung makasalanan ka, yan ang maririnig mo. Pero huwag kang mag-alala, ano man ang kondemnasyon na ginagawa ng tao sa iyo. Sa Diyos ka bumaling, ang Diyos ay may kapangyarihan, ayusin niya ang buhay mo. Mahal ka ng Diyos, kaya ka nandito. Magpasalamat ka, maniwala ka, hindi relihiyon ang inaalok namin sa iyo. Ang relihiyon, walang kapangyarihan, magbago yan ang buhay. Bakit? Lahat ng nasa Muntinlupa, lahat ng taon nakakulong sa Muntinlupa, mayroong relihiyon yan? Tama ba? Lahat! Lahat ng taong nandoon sa Siko, sa bilangguan ng city na ito, may relihiyon yan? Pinagmamalaki pa nga nilang relihiyon nila? Kung may kapangyarihan ang relihiyon na magbago ng buhay ng tao, bakit marami nakakulong? Bakit maraming nagda-drugs kung kayang baguhin ng relihiyon ang ugali ng tao? Mga minamahal, ang mabuting balita, si Hesukristo'y bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao, para lamang bigyan ng pag-asa ang taong walang pag-asa. Baguhin ang taong wasak ang buhay at buuin muli ang kanyang basag na buhay. Pagsuko mo lang ang kailangan. Kaya nung tinawag ng Diyos itong si Levi, nagtaka mga Pariseo, bakit sumasama si Jesus sa mga masasamang tao? Actually, hindi niya sila sinamahan. Kundi, siya mismo'y umupo
at sinasabing mahal ko kayo, may pag-asa kayo, kaya naman nagsisamahan ang mga taong yon dahil doon lamang sila nakaramdam na may pag-asa pala sila sa pagmamahal ng Panginoong Hesukristo. Sino nagsasabi na may magagawang Diyos sa kanyang buhay? Brothers and sisters, nakita ko sa Biblia mismo, si Satanas pala pumunta rito sa lupa upang wasakin ang buhay ng tao. Papayag ka? Ngayon, maraming tao, pag narinig nila yung salitang yun, sasabihin nila, ayaw namin. Pero ang totoo, hindi nila kayang talikuran, labanan si Satanas sapagkat wala silang kapangyarihan ng Diyos. Kaya lahat ng tao makasalanan, katulad po niya ni isang baka o kay ng kalabaw, mayroon po yung, ano bang tawag dito? Pangilong. Ayan. Nilagyan po yan ng tanikala sa ilong. Pagkatapos ang hinihila, walang magawa ang malaking kalabaw, kundi sumunod sa nangihila. Ang laki, talian mo ang kalabaw sa leeg, ikaw ang hihilain niya. May kausap ba ako? Ganon ang tao ngayon. Ginagawa ni Satanas, tinatalian niya yan sa ilong. Hinihila niya. Walang magawa ang tao, kundi... Why? Walang kalakas-lakas para labanan si Satanas. May mabuting balita. Ang mabuting balita, pumunta rito si Kristo upang magbigay ng buhay na ganap at kasiyat-siya. Say hallelujah! Buhay na ganap at kasiyat-siya. Mga minamahal, ang Panginoon Jesucristo ang matinding nagmahal sa buhay natin. Gusto ko maintindihan mo yon. Ang Diyos ngayon, nangako, kung may dalawa o tatlo ang nagkakatipon sa pangalan niya, nandoon siya sa kalagitnaan. Nasa tabi mo si Jesus ngayon. Kaya may pag-asa tayo kung binago ng Diyos si Bishop Art mula nung siya 19 years old. Nakakilala sa Panginoon. Ngayon, 54 years old. Brothers and sisters, maraming taong wasak ang pamilya nung sila nabahagi na natin ang salita ng Diyos. Naunawaan nila na kailangan pala nila ang Diyos. Lahat ng tao na nagsuko ng buhay kay Jesus at sinasabing, Lord, kailangan ko po kayo. Help me. Immediately, ang Diyos bababa. Babaguin niya ang puso mo. Pagagalingin niya ang sakit karamdaman mo. Pinangako niya sa iyo, buhay na walang hanggan ay ang iyong matatamo. Ngayong oras na ito, mga minamahal, ito ang aking po nakita. Sa Biblia, ang Diyos ay nagbigay sa tao ng free will. Sabi natin, free will. Pwede ba makita po mga kamay ng mga taong gusto lahat ay maganda sa buhay? Parang maraming din nagtataas at gusto yata pangit ang buhay. Sino talagang gusto magumanda ang buhay? Thank you. Sino naman ang ayaw ang pangit? Tama ba yung Tagalog ko? Tama ba yung Tagalog ko? Sige, ulitin natin. Sinong galit sa pangit? Marami may gusto sa pangit. Oh. Ibig ko sabihin, pangit ang ugali. Sinong galit sa kasamaan? Yan. Mga minamahal, alam nyo, ito ang nakita ko. Ang Diyos ay nagbigay ng free will. Say it again, free will. Deuteronomy chapter 30, verse 19 and 20. Ang Diyos ay nagbigay ng buhay at kamatayan.
kasaganaan at kahirapan. Piliin mo ang buhay para ikaw ay mabuhay, sabi ng Diyos. Ano ibig ko sabihin ngayon? Nagbigay ang Diyos ng sariling kapasyahan sa isang tao. Hindi ka ginawang robot. Ikaw ay nilikha na kakaiba sa lahat. Hindi ka katulad ng hayop na tinatalian, hinihila para kontrolin ng tao. Ang tao ay binigyan ng Diyos ng free will. Pwede mong piliin ang gusto mo. Gusto mo pangit, maganda. Pangit, maganda. Mabuti, masama. Now, kung ang tingin mo sa maganda ay pangit, hindi mo pipiliin yon. Pero kung ang tingin mo sa pangit ay maganda, pipiliin mo yon. Ibig sabihin nun, bulag ka. Bakit? Hindi mo alam ang pangit at maganda. Now, ano ang pinakasalamin? Sino po ditong nanalamin kanina? Kontento ka ba sa mukha mo ngayon? Yes! Katingnan mo yung kagaganda ng mga mukha nyo. Okay. Ang tao, binigyan siya ng free will. Pipiliin mo ang tama. Sabi ng Bible, piliin mo ang mabuti para kayo mabuhay. Pero pag pinili mo ang masama, mamamatay ka. Kaya ang Diyos, hindi kanya ginawang robot para susiyan at palakarin. No. Binigyan kanya ng free will nang sa gayon, masabi niya sa iyo na iginagalang niya ang kapasyahan mo. Pero pag pinili mo ang gusto ng Diyos, mapapabuti ka. Ngunit kapag pinili mo ang gusto mo at ayaw naman ng Diyos yun, mapapahamak ka. Basahin nga natin, 1, 2, 3. Today, come on, lakasan nyo. I have given you, come on, tuloy nyo, the choice between life and death, between blessings and curses. Now, I call on heaven and biro nyo ang witness. Tingnan nyo, tinatawag ko ngayon ang langit at ang lupa na bilang ano? Witness the choice you make. Kapag pinili mo ay ang kalooy, mahalin mo ang Diyos. Hallelujah! Ang langit at ang lupa ay nag-uusap. Pagpalain natin ang taong ito. Tingnan ninyo mabuti ha. Verse 20. Malapit na ako matapos. Please. Basta 1, 2, 3. You can make this choice by loving the Lord your God, obeying Him, and committing yourself firmly to Him. This is the key to your life. Stop. Biro nyo. Pwede ka ngayon. Nasa sa'yo ngayon ang kapasyahan. Kung mamahalin mo ang Panginoon mong Diyos at sundin ang kanyang mga alituntunin. Anong sabi niya? This is the key to your life. And if you love the Lord and obey the Lord your God, you will live long in the land. Sinong gusto maging masagay ng buhay? Sinong gusto matagumpay ang buhay? Pati ang kanyang mga anak at mga apo. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso. Amen? At sundin mo ang kanyang alituntunin. Pangako ng Diyos, ibibless kanya. Sino ang mga witnesses niya?
Langit at ang lupa. Makinig. Itong mangyayari. Nakikinig pa ba kayo? Itong mangyayari. Tumingin kayo kay Bishop. Pag sumunod ka, nag-uusap ang langit at ang lupa. Lupa. Nakikita mo ba yung lingkod ng Diyos na yan? Sasabi ni lupa, oo naman. Anong ginawa? Siyempre, masunurin. Alam mo nang gagawin mo. Sabi naman ng langit sa lupa. Anong gagawin mo ngayon? Ay, siyempre. Eh di, ang kanyang mga pananim ay aking pagpapalain. Lahat ng kanyang pupunta ay aking pagpapalain. Magtatanong naman ang lupa sa langit. Langit, ano naman ang gagawin mo? Ay, siyempre. Eh di, aking paulan ang lagi ng pagpapala ang taong yan. Kaya maski saan pumunta yan, bless. Amen? Anong sinabi ko? Maski saan pumunta yan, ano? Super blessed. Sabi niya, super blessed. Kaya nag-uusap lagi ang langit at ang lupa. Bakit? They are our witnesses. Sila po pala ang saksi. Kaya sa inyong lahat, narito, ibigay niyo ang buhay niyo kay Jesus, magsisimula ang pagpapala dadaloy sa buhay ninyong lahat. Amen? Are you excited? Now, ang gusto ng Diyos, mahalin mo siya. Kayong lahat na narito, sobrang mahal tayo ng Diyos. Ang gusto ngayon ng Diyos sa atin, isuko natin ating pong buhay sa Kanya. Kaya ba natin isuko ating pong buhay? Kaya ba natin isuko ating pong mga buhay? Mga minamahal, nung sinuko ko ang buhay ko sa Diyos, binago niya ang buhay ko. Hindi niyo kayang baguhin ang sarili ninyo. Kailangan ninyo ang Diyos. Amen? Sino ngayon nagsasabing kailangan niya ang Diyos sa buhay? Hallelujah! May blessing si Lord sa buhay niyo ngayon. Ang wasak mong pamilya ay aayusin at babaguhin ng Panginoon. Ang taong nagsuko ng kanyang buhay sa Diyos, diringgin ng Diyos ang kanyang panalangin. Kung sa iniisip ninyo ay hindi kayo kayang baguhin ng sino man, sadya, hindi kayo kayang baguhin. Nagplano na po ang iba, mga magulang ninyo, kaibigan ninyo, pati pamahalaan para kayo magbago. Fail. Bakit? Pinili nyo pa rin ang masama. Pero, but this time, once na pinili mo ang Diyos, siya na ang gagabay sa buhay mo. Magsisimula ang napakagandang buhay sa buhay mo, sa pamilya mo. Mula nung si Bishop ay binago ng Panginoon, sumaya ang aking mga magulang. Ang aking pong mga kapatid na lagi na nila akong pinangaralan, na dati kinukupitan para lang may pambili ng droga, para lang may pansugal. Laging pasasalamat po nila. Bakit? Ang Diyos. Binago ng Diyos ang kanilang kapatid. And this is me now. Hayaan mong ang Diyos ang mangarap sa buhay mo ngayon. Amen? Hallelujah. Are you excited today? Sino sa inyo ngayon dito ang magsasabing kailangan niya ang Diyos? Thank you, Lord God. Ano sabi niyo ngayon dito? You can make this choice by loving the Lord your God. Do you love the Lord? Obeying Him and command, pakibasa ko ulit, and committing ourselves to Him firmly. Kailangan firm. So commit your life right now to the Lord. Lahat po ng gustong mabago ang buhay, I will lay my hands on you today. Very quick, tumayo kayo.
sa inyong kinaupuan, pumunta sa unahan, yung nagsasabing, Lord, kailangan ko po kayo. Sige, come. Come. Nung tinawag ng Diyos si Levi, siya po ay hindi nag-atubili. Tumugon kagad po siya. Tumugon kagad si Levi. Bakit? Dahil ang tumawag sa kanya ay ang Diyos na magpapago ng kanyang buhay. Mahal kayo ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah! Sige, pumikit po kayo. Lahat na nagmamahal kay Jesus, lahat ng tao nagsasabing, Lord, kailangan ko po kayo. Sige, huwag kayong mahiya. Ito na yung time. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po nagbabago. Kailangan mo siya at siya ang magbibless ng buhay mo ngayon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Kaya ka nandito. Pumunta siya dito hindi para sa matutuwid, kundi sa taong makasalanan. At lahat tayo nagkasala sa harapan niya. Sa kabila ng ating mga kasalanan, tayo pa rin ay minahal niya. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo, natigi sa kanyang sariwang dugo para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Ganon ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Hindi ito nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Pag-ibig mo'y hindi nagbabago, noon ngayon bukas, noon ngayon bukas, pangahawakan ko. Ko.
Doon ngayon bukas, pangahawakan ko, pagsamo ko, sa iyo'y iyong dinggin, puno ng pag-asa, iyong tutugunin. Sumunod kayo sa panalangin. Ito ng oras. Oras ng pagsisisi. Oras ng pagsasabi, Lord, kailangan ko po kayo. Sumunod sa panalangin. Sabihin natin lahat, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Sige, lakasan pa natin, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Kailangan ko po kayo. Kailangan ko po kayo. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Sa lahat ng kasalanan ko. Sa lahat ng kasalanan ko. Linisin mo ang puso ko. Linisin mo ang puso ko. Ng iyong banal na dugo. Ng iyong banal na dugo. Ako'y naniniwala, Panginoon. Ako'y naniniwala, Panginoon. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo. Natigis ang iyong dugo. Natigis ang iyong dugo. Upang ako'y tubusin. Upang ako'y tubusin. Sa lahat ng kasalanan ko. Sa lahat ng kasalanan ko. Lord Jesus. Lord Jesus. Patawarin mo akong lubos. Patawarin mo akong lubos. Pinagsisisihan ko, Panginoon. Pinagsisisihan ko, Panginoon. Sa aking mga kasalanang nagawa. Sa aking mga kasalanang nagawa. Naisip. Naisip. At mga sinalita. At mga sinalita. Mula sa pagkabata. Mula sa pagkabata. Hanggang kasalukuyan. Hanggang kasalukuyan. Lord Jesus. Lord Jesus. Maghari ka sa puso ko. Maghari ka sa puso ko. Tinatanggap kitang tunay. Tinatanggap kitang tunay. Bilang tagapagligtas. Bilang tagapagligtas. At Panginoon. At Panginoon. Ng buhay ko. Ng buhay ko. Salamat po. Salamat po. Sa buhay na walang hanggan. Sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Manatili kayo na kayo kung napikin ko na lang mananalangin. Ibaba niyo yung mga kamay. Lord Jesus, salamat sa buhay ng mga taong ito. Salamat po, Lord, sa pagpapakumbaba nila. Lord, baguhin yung lubos sa inyong mga anak. Alisin niyo sila sa anumang sumpa ng kasalanan. Sa anumang sumpa ng bisyo. Sa anumang sumpa ng droga. Sa anumang sumpa ng alak at sigarilyo. Sa anumang sumpa ng sugal. Sumpa ng kahirapan. Pati sumpa ng sakit, karamdaman. Lahat ng mga demonyo na umaalipin sa mga taong ito. Winawasak ko kayong lahat. Lumayas kayo sa kanilang mga buhay. Ngayon, in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Ipatong yung kamay sa inyong dibdib. Ngayon, lahat ng alam niyong bisyo na meron kayo, kasalanan ninyo, masasamang ugali, sabihin mo ngayon sa Diyos na ayaw mo na sa mga ito. Come on. Sige, bigkasin mo. Naririnig ka ngayon ng Diyos. Naririnig ka ngayon ng langit at ang lupa. Sige, lahat ng ayaw mo na sa buhay mo, iwaksin mo na ito. Do it now. Do it. Do it. Mula sa puso mo habang ginagawa mo yan, pagsisihan mo din kung mayroon kang naagarabyadong tao. Sige. Umihi ka ng tawad sa Diyos sa mga naagarabyadong mong tao. Kung mayroon man, Lord, dinggin po ninyo ang kanila pong mga panalangin. In the name of Jesus. In the name of Jesus.
And Lord, habang ipinapayag nila ang kanila pong mga nilalaman ng puso at inaayawan ang masasamang ugali, inaayawan ang masasamang bisyo, palitan niyo ito, O God, ng kakaibang pagpapala sa buhay nila, Panginoon. Kagalingan ay dumaloy sa kanilang mga buhay. Kagalingan ay dumaloy sa kanilang mga pamilya. Lord, i-bless mo ang kinabukasan ng iyong mga anak. May in love silang lahat sa inyo. At habang sila sumusunod, maranasan nila ang kagalakan sa buhay. From now on, kayo nagsuko na yung buhay kay Lord. Pagpapala mula sa langit, bukas ito. Pagpalain ng Diyos ang pamilya ninyo. Kagalingan ay dumali sa inyo. Receive it now. In Jesus' name, lahat ay magsabi ng Amen. Palapakan natin si Lord. Guys, the Lord will protect you. The Lord will bless the works of your hands. And the Lord will give the desires of your heart. Receive it now. Say, thank you, Lord. I receive my victory. In Jesus' name, amen.